Nandito po tayo ngayon sa Usapang Pelikula at ang ating magiging paksa ay ang usapin ng representasyon ng kababaihan sa pinilakang tabing. Ako po si Choi Pangilinan ng UP Film Institute at ang ating mga kasama ay sina... Ako po si Gabby Concepcion, abogada, but more importantly, ina, anak at asawa. Ako naman po si Roland Tolentino, nagtuturo sa UP Film Institute at kasapi ng manunuri ng pelikulang Pilipino. So ngayon pag-usapan na natin itong ating paksa. So ang naisip kong unang tanong na magandang talakayin natin ay bakit kailangan ba pagtuunan ng pansin ang usapin ng representasyon sa kababaihan sa pelikula? Sabi ko na nga ba tatanungin mo yan eh. Kaya nga nung yung pambungad na pagsalita natin, in-emphasize ko na kaagad na ako ay isang ina, isang anak at isang asawa. So yung pagkakaroon, yung portrayal ng kababaihan sa mga pelikula, kasi di ba para yung isang kasinungalingan, pag inulit mo ng 5, 10, 1,000,000 beses nagiging katotohanan. Ganun din siguro ang portrayal ng kababaihan sa pelikula. Pag ganun at ganun na lang ang palagi natin nakikita, iisipin natin na ito na dapat ang dapat na maging imahe ng kababaihan sa tunay na buhay. At dahil ako ay more than anything ay isang ina, ayoko naman na paglaki ng anak ko na babae, iisipin niya na ganun din dapat ang magiging, ang sabi nga ng kabataan ngayon, na dapat ganun ang peg ng isang babae, di ba? So whether or not she's portrayed as the helpless one, o yung broken pag hindi na tama ang nangyari sa kanyang buhay. Eh hindi ganun ang gusto kong maging peg ng anak ko pag laki niya. Dahil yung pelikula naman talaga, katulad ng actual na buhay, ay normative sa sistema ng patriarka. Ibig sabihin nito, sa sistema na to, mababa ang tingin sa kababaihan o may glass ceiling lamang ang potential ng kababaihan. At yung pelikula, makapangyarihan siya dahil nga kaya niyang makumbinse yung maraming manonood na ganito pa rin ang pagpapahalaga sa babae, na siya ay kailangan maging mabuting ina, siya ay kailangan birhen na bida sa mga melodrama films, siya ay kailangan mapagtiis at pasensyosa dahil sa huli, katulad ng nangyayari sa pelikula, siya ay magtatagumpay. Siya ay makakakuha ng kanyang Prince Charming. At nakukumbinsi ang maraming mga kababaihan natin, kalalakihan, na ganito yung kalakaran din sa ating lipunan. Ay, pero gusto ko lang naman sabihin, wala naman ako objection na mahanap mong Prince Charming mo, diba? Wala naman ako objection na ikaw ay magiging mabuting ina, diba? Pero siguro gusto ko rin lang sabihin na dapat varied din, diba? Unang-una, dapat varied yung portrayal of women. There is no one peg. Diba? Pero hindi rin, pero meron ngang ibang klaseng portrayal na ayaw mo din kahit na nagwagi siya in the end. Eh, dapat meron silang ipapakita sa mga pelikula na yung babae hindi palaging pag na heartbroken ang kanyang salvation is in the form of a Prince Charming, right. Diba? Yung mga ganun. So dahil napupunta tayo sa usapan na yan, bago ako pumunta dun sa ano yung kompleksidad dapat ng representation sa women, sa tingin nyo saan maiuugat yung ganyang representation sa pelikula sa kaugnay ng kababaihan? Saan siya maiuugat? Saan nagmumula yung ganong mga stereotypes, yung ganong mga napakakitid, napaka-homogeneous na paglalarawan sa mga babae sa loob ng pelikula? Saan yung puwersa na pinagmumula nun? Sa lipunan, nanggagaling ito nga sa sistemang patriarka na kung saan yung patron mo, landlord or husband, yung lord, ang nakakapagdikta sa kalakaran ng buhay mo. Tulad ng landlord, simula na panganak ka hanggang mamatay ka, dudulog ka sa kanya para sa dagdag na pinansya, para mabindisyonan ka, at mabinyagan ka, at mailibing ka. So yung life and death cycle ay nasa privilege ng landlord yun. At ganoon din yung sistemang patriarka na kung saan ay kung ano yung sabihin ng primarily male-centric na society natin, yun yung nagiging kalakaraan. So
in terms of profession, pag mag-aaral ka, very gendered na lang din na pag nurse ka, babae, pag doktor ka, lalaki. Mm-hmm. At may panuntunan na kung saan ay mas mataas yung kalalakihan, yung kaayusang kalalakihan kesa sa kababaihan. At yung pelikula ay nagiging lunduyan lang or parang bangka lang para padausin itong ganitong klaseng kalakaran nga na mamayani sa lipunan natin. Mm-hmm. I mean, kahapon, nakikinig ako sa isang forum tungkol din sa pelikula. May nagbanggit na speaker na ito naman itatanong natin kay Gabby, na matagal na panahon sa College of Law, sa Abugas siya, karamihan daw lalaki ang nakapasok doon. Dati siguro. I think, katulad din yan nung tinanong mo kanina, di ba? Kasi gano'n naman talaga yung kwentong buhay natin, di ba? From early on, in the early centuries, hanggang into the 50s, di ba? Pag nakakita ka ng black and white film, napaka, yung mga stereotype, di ba, sa isang office scene, ang sekretarya palaging babae, ang boss palaging lalaki, di ba? Parang unheard of na merong boss na babae. Kasi nga, recently na lang yung breaking the glass ceiling, di ba, ng mga sitwasyon. Katulad nila niya ng College of Law, dati naman talaga, like in the 50s, pagkausap mo yung mga, sino ba yung mga tanyagan, katulad ni Ombudsman Conchita, eh, nung panahon daw niya, siguro mga apat, lima lang silang babae sa classroom, sa College of Law. Pero ngayon, halos pantay na. If not, kuminsan, lumalabang na rin ang kababaihan in the classroom. Pero kuminsan, sinestereotype din ng mga kalalakihan kung bakit ganon. Ah, kasi yung mga babae, mas matsatsaga yan, mga ganyan. Mas matsatsagang mag-aral, mas matataas ang grades nung college kasi yung mga lalaki, mahilig uminom, mahilig hindi pumapasok sa eskwela, mga ganyan. Meron ding stereotypes, whether or not it's true, whether it's bounded in reality. But if you compare nga from the 1950s hanggang ngayon, lumalamang na rin naman ang kababaihan. At gusto rin natin, at nakikita na rin natin yan kahit papano, sa mga pelikula na hindi naman ngayon palagi na ang boss lalaki. Di ba? So, kaugnay niyan, iniisip ko, ito naman yung laging tanong na magandang maliwanagan siguro yung manonood. Ano yung definition nyo pag sinabing ang isa sa stereotype ay laging sex object ang kababaihan sa pelikula? Paano nyo siya ipapaliwanag o ilalarawan? Ano yung, paano siya nagiging sex object? Bakit, ano yung problema kung ang turing ay sex object? Ang kalakaran sa pelikula na ang babae sex object, kasi may attraction eh. Dahil pag ang babae ay sa tunay na buhay, hindi mo dapat silipan kapag naghuhubad. Pero sa pelikula, nakikita mo siya naghuhubad at iba pang bagay na privado mo lamang dapat na natutunghayan at para lang sa babae lang yung ganitong klaseng pagdanas. No? Pero ang pelikula ang ginagawa ay binubunyang yan ito, kaya nakikita din nating mga manonood na ang babae ay dapat ay parang sexy at na nakakapag-attract ng both danger at peril sa kanyang kalagayan. Yung bumibenta nga dati ng mga sine, di ba? Yung mga, and they just have different names attached. At saka yung name na gagamitin mo, depende kung sa edad mo, kung ano yung kinagisnan mo. So, nung 70s, bomba, di ba? And then afterwards, nagkaroon ng pito-pito. Tapos meron pa sila ibang mga ST, di ba? ST was that in the 80s or the 90s. So, makikita mo, kahit na anong dekada yan, kahit na ano pang pangalan ang itawag mo dyan, ganun pa rin yung stereotype ng babae, dapat sexy, di ba? Kahit na action film, palagi magkakaroon ng merong seductress, di ba? Kailangan ang hahaba at saka yung music na ginagamit, di ba? Yung music na ginagamit, yung actuations ng kababaihan, makikita mo na it's towards viewing the woman yun na nga, as a sex object, whether pagpapantasyahan siguro, whether it's a come on for the film, for the men to see these women na sexy, palagi siyang staple sa mga movies. I don't remember
in the 70s that they had extended periods of men, di ba? Taking off their clothes or engaging in sexy poses. Wala namang ganun eh. Palagi yung kababaihan ang ginagamit sa mga ganung klase, mga scenes. Ang danger nga dito ay parang kapag nakikita mo to sa pelikula, parang wala nang capacity yung woman na gumawa pa ng ibang bagay o maging iba pang bagay maliban sa pagiging sex object. So, sinistereotype. Pero sa ganitong klaseng films, meron ng ibang roles. Siya din naman yung palaging, ano, yung that suffering wife na alam niya, halimbawa, na yung asawa niya, eh merong ibang babae. Pero siya yung magtitiis pagdating ng asawa, siya ay nagluluto, di ba? Yung matiising asawa, matiising ina. Kaya nga ang ginagawa ng pelikula rin ay gawing competitive yung women. So merong ganyang matiising woman at meron naman seductress na woman. Pero in the end, syempre yung seductress na woman, kailangan parusahan. So kailangan siya mamatay, kailangan siya magbagong gawi. Para, pero yung Prince Charming ha, pabalik sa matiising babae. Sa pagtatapos ng mga Sharon Cuneta films at kung ano pang mga melodrama na babae ang bida, primarily. So yung pinapakinggan ko lang naman kayo, di ba? so kasi kailangan ko rin matuto. So siguro marahil itong nababanggit nyo, ito nga yung sinasabi na yung camera at yung pelikula sa orientasyong makalalaki ay ito nga yung male gaze, di ba? Visually at ideologically, so kaya domesticated, subservient, di ba? At napaka-binary nung paglalarawan sa kababaihan. Pero ito, may tanong ako, ano yung demarcation o yung paghihiwalay na itong pelikulang to ay may naghubad at may nag-sex pero may tuturing mo siyang maganda? O itong pelikula naman na ito ay bagamat may ganon pero ito ay nag-objectify? O kaya maganda ba yung pelikula o hindi ay nag-objectify siya ng kababaihan? Kailangan siguro ilagay natin sa complex situation yung paghuhubad ng babae. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito naman kailangan niya maghubad para maligo. Kailangan niyang maghubad para magpag-sex, halimbawa. Pero ma-objectify yung babae kapag nga yung camera naglilinger na para siyang objeto. Sex object. Oh. Ibig sabihin nito, parang pinapan ng camera yung desire ng lalaki para nga ma-conquer niya yung babae sexually, yung sexual prowess ng lalaki ay maging dominant dito sa babae na to. So, yun yung binabanggit mo nga na male gaze, parang minimimik ng camera o yung punto de vista ng camera, yung punto de vista ng lalaki na nagde-desire para dito sa babae na to. So hindi siya magandang kalakaran niya dahil sino-socialize yung manonood kung paano dapat tunghayan, kung dapat tingnan ang babae sa kahit sa tunay na buhay. Parang hinuhubaran yung babae. Na kahit nakadamit ay hinuhubaran. Diba? May ganoong mga pag-aaral dahil hubad naman daw sa pagkatao yung pagiging babae sa kahit anong teksto. Diba? Inimbento ko lang. Pero I remember, at least in my lifetime, ang natatandaan ko lang, actually, I'm trying to think of what movies have I watched recently na magpapakita no, na yung movement away from the stereotype. Pero actually, ang una lang na pumapasok sa isipan ko, well, it's an American movie, yung Thelma and Louise. Mm-hmm. Di ba? Kasi parang ano sila, nag-escape sila sa mga kanilang mga buhay. Diba? So yun yung natatandaan ko na parang, I think it's marked as an iconic film in that sense, yung departure, no? Pero sana nga mas maraming movies na ganyan, diba? Yung breaking away from the stereotype. Pero wala akong maisip sa ngayon. Pero maganda yung punto ni Gabby kasi nga, kailangan nga, hindi pare-pareho yung representation ng babae. Kaya nagiging stereotype eh. Kasi parang wala nang pwedeng gawin yung babae. So, pero maganda na mayroong mga kontrapuntal na roles din ang babae na kung saan ay siya yung nakikita yung kanyang pagkababae sa ibang dimension. So, kunyari, sa Pilipinas, yung moral, yung sinasabing unang feminist film sa atin na taga-UP lahat itong mga kabataang babae,
at kung paano rin sila nagbe-break ng barriers o sa sarili nilang buhay at sa sarili nilang growing up period dito eh. So, at sa panahon pa ng Marcos dictatorship, kaya may pagka-complex ba? At babae pa yung nag-direct ng pelikula na to, kaya medyo umangat siya. Pero pagkatapos nun, ay wala nga tayong ganong tradisyon na kung saan yung babae ay nagtatagumpay o mas positibo o mas complex yung kanyang role dito sa pelikula. So, sa palagay niyo ba, ako naman magtatanong, na-curious naman ako since kayo naman ang nasa film, eh, I'm sure ngayon mas maraming female directors. Eh, necessarily ba nag-equate yan sa moving away from the stereotype? Nakakontribute ba sila? Or it did not matter, you think, na? Although ngayon, pag naiisip ko, sino ba yung mga Filipino female directors? Parang rom-com din ang trend ba? Totoo ba yun? Yung nag-construct ng rom-com bilang matagumpay na formula ng star cinema ay orchestration ng maraming women directors. Ibig sabihin, for most part, sila din ang nakatulong para stereotype pa rin yung babae at pati yung lalaki sa ganitong klaseng genre na successful sa box office. Pero meron din naman mga women directors na nag-breakthrough ng barriers din dahil hindi sila ganong pumayag sa ganitong klaseng stereotype. Nabanggit ko na kanina si Marilu Diaz-Abaya. At hindi naman sila ganung karami pa, pero paunti-unti, nasisimulan yung stereotype. Kunyari, pag iniisip natin yung documentary film sa bansa natin na full length, karamihan ng filmmakers, ang documentary filmmakers natin ay babae. Na dinidiscuss nila in very interesting ways yung mga pinili nilang topic. Yung Sunday Beauty Queen, halimbawa, na tungkol sa mga kababayan natin and domestic workers na kapag nagde-day off ay ang pinagkalibangan ay magkaroon ng beauty pageant. So, sinundan nito at very humane ang treatment dito sa women organizers at women contestants ng pelikula na ito. No? So, nagkakaroon ng greater sensitivity or War is a Tender Thing ni Jaja Rumpak na tungkol naman sa kanyang growing up years sa Mindanao in a mainly Christian society sa isang dominantly Muslim area na at yung mga problema ang kinaharap nito at kung paano yung large problems ay nagsisip in din sa trouble nung kanyang pamilya na Muslim ang kanyang tatay at Kristiyano ang kanyang nanay at yung ganitong klaseng burden sa succeeding generations kung bakit sila nahihirapan pa rin hanapan ng lugar nila. So, na-explore pero paunti-unti dahil mismo yung klase ng sistema ng filmmaking natin, kahit marami sa mga producers ay babae. Mm-hmm. Si Mother Lily, si Doña Sisang, si Santos sa Star Cinema, kahit sila yung mga kalakan, babae yung mga producers, ay hindi nag-guarantee na maraming kasi, pelikula ay... Kasi siguro may form, di ba? It's that formula that will guarantee, I think, box office success is what they're looking at. Actually, yung sa tanong ni Gabby, nasa orientasyon din kasi yan ng individual, di ba? So, kunyari, may mga ilang lalaking director din naman na napaka-feminist nung orientasyon. So, halimbawa yung ST film na phone sex. Oh, pero sa akin, iba yung takbo ng pelikula nung sa ending ay sinalubong niya yung prosesyon ng Birhing Maria. Di ba? So, nasa orientasyon o nasa pananaw din. So, kunyari, itong rom-com, yung mga pelikula nila Joyce Bernal, o, hindi porket babae, ay masasabi mo namang nagpapalaya sa kababaihan yung mga pelikula. Kundi, tingin ko nga, ay lalong nagmumuhon doon sa mga stereotype, di ba? Mm-hmm. So, pero may tanong pa ako sa inyo na gusto kong maliwanagan. Kailan umaabot na discriminatory sa kababaihan yung discriminatory naman talaga ang stereotypes, di ba? Pero ano yung nakikita niyo napaka-common na mga stereotypes sa pelikulang Filipino or even in Hollywood cinema? Siguro kung isipin natin ang iba't ibang genres, di ba? Ang horror films ang bida parati dito ay babae kasi alangan din naman lalaki nagtititili habang pinapatay siya. So, may pleasure yung
audience na ang babae talaga yung nagiging hysterical habang unti-unti siyang sinasa-threaten yung buhay niya. At yun yung kwan, misogynist na klase ng pag-construct sa kababaihan dahil nga regardless, magandang babae pa, mabait na babae, studios na babae sa pag-aaral, siya pa yung nag-enjoy tayo dahil horror film nga ito, na ang pagkatakot niya nagiging source ng pleasure natin. Ako naman actually, nung meron kasi akong isang anak na babae, no? And I remember nung bata siya, inis na inis ako. Kasi ang favorite kanyang Disney princess ay si Ariel, the Little Mermaid. Mm. Na sa lahat ng mga prinsesa, siya naman ang pinakaayaw ko. So, naging topic, bakit maggalit na galit kay Ariel? Ang sabi ko lang, eh kasi siya yung ano, siya yung babae na nakita lang ng minsan yung isang gwapong lalaki, abay gagawin ng lahat, di ba? Ang naging punot dulo ng buhay niya ay para lang, di ba? Maging tao. Pinaputol niya ang dila niya lahat, para lang. Lahat talaga para lang makuha niya ang Prince Charming. And I remember for the longest time, hate na hate ko, na yun ang paborito ng anak ko. So I, medyo hindi ko type yung mga, di ba sabi nga nila, ito namang nanay na to, ayaan mo na, di ba? It's a fairy tale. Pero sabi ko, pero ayokong ganun nga ang ma-embed sa isip ng anak ko na, you know, for the sake of man, you can leave everything. So actually, recently, medyo nahahappy ako na even in that genre, di ba, ng mga prinsesa, medyo hindi na siya yung stereotype of a princess. Di ba ngayon, meron na silang yung sina Moana, sina, kalimutan ko kung sino yung Simulan girl with din. The red hair, si Mulan. Di ba na sila ngayon ang nagiging hero, di ba? That women are now able to save a family, women are able to save a town, people are able to save a tribe, and that women are able to save a whole community. So in that sense, kung ano yung hate na hate ko dati na type of film, na at saka yun, di ba, ini-implant nila yung idea sa mga musmus na these little girls, di ba? So buti na lang, in that sense, nagkakaroon din ng shift. So from that kind of woman to somebody who is actually a possible hero for our time. So pupunta ako dyan sa, bakit kailangan natin isulong, di ba, o hanapin yung pagpapakita ng complexity, di ba? Kanina nabanggitan niyo ang dalawa na kailangan complex, di ba? So, bakit ang tuntungan isulong natin itong hangarin na complex yung mga tauhan, di ba? Vis-a-vis stereotype. Well, kailangan din dun sa mga kababaihan, mas lalo na yung mga impressionable na mga bata, di ba? Like my own daughter. Kailangan nilang makita na dapat complex din sila. They don't, di ba? Ang mga reactions nila dapat complex din, di ba? Na as, ang isang issue ay hindi lamang masasolve na merong isang ready na sagot, di ba? Ang kahirapan ng buhay, halimbawa, ay hindi masasolve the minute you find your Prince Charming, di ba? Na ang mga problema sa buhay maaaring ma-solve, di ba? Kung minsan ang mga problema sa buhay ay financial in nature, they're economic in nature. So dapat ma-imbibe niya na while finding a suitable partner is not a bad ideal in life, eh dapat din maging kompletong babae ka para hindi ka dependent sa kalalakihan. Dapat ikaw ay financially independent, dapat meron ganun silang peg. Dapat financially independent ka para hindi ka dependent sa isang lalaki na magiging subservient ka kasi ang feeling mo there is no way out for you and you have to be dependent on a man to be able to survive. So dapat complex yung mga characters natin para yung ideation ng mga kababaihan natin in their impressionable years. Alam nila na dapat complex din sila, na maraming facets ang kababaihan na dapat din nilang i-explore. Dahil kung hindi nga natin gagawin mas komplikado ang representasyon ng babae, then papasok lang siya sa default peg ng patriarchy at katulad ng in-embody sa lipunan na kailangan maging mabuting babae ka, kailangan para maging mabuting asawa, para mabuting ina,
mabuting lola. Ibig sabihin, ang attachment mo parati sa valuation ng sarili mong pagkababae o pagkatao ay nakadepende parati sa ibang tao, ay primarily sa ibang lalaki. At hindi lang naman maganda yon. Kailangan, katulad ng binabanggit ni Gabby, ay kailangan ma-realize mo yung sarili mong self-worth bago mo ma-realize yung pagiging mahalaga mo rin sa isang pamayanan, sa isang household, sa isang bansa. So, at hindi makakabuti kapag lahat ng pelikula natin o kalakhan ng pelikula natin ay puro formula ang ipinapaliwanag na pwedeng kahantungan ng babae lamang. So, may tanong ako sa 100 taon ng pelikula, di ba? Sa tingin nyo ba, umunlad na o nagkaroon na ng pagbabago sa punto natin ngayon sa representasyon o paglalarawan sa kababaihan sa loob ng ating mga pelikula? Nagkaroon na ba ng malaking pagbabago o malaki pa yung babakahin para ito ay tuluyang mabago? Mm-hmm. Ako sa palagay ko, yung sa akin nga, as simple as itong mga Disney movies, talagang malaki na rin ang improvement nila. And I think it's important, especially sa mga ganyang mga movies nga, na talagang ang manonood yung mga bata, di ba? So, importante, yung bata pa lang, ang mga ideas na ini-implant natin sa mga utak nila, sa umpisa pa lang, ganun na, of strong women, di ba? Hindi, not dependent on men or dependent on others, or pati yung mga limited na mga movies natin na napapanood ko in my lifetime, yung mga old films, di ba, makikita mo naman na mas nagiging complex ang mga portrayal ng kababaihan. Hindi sila relegated to the wife, the secretary, the kontrabida, and there's a, di ba, the good wife and the kontrabida. Nag-move on na tayo. Marami na ring movies that have celebrated women power. And in that sense, I think merong improvement. Ako naman, parang may changes na nangyari, pero more work needs to be done. More changes na need to be undertaken. Kasi nga, medyo may pagkabagal din yung pelikula dahil syempre, ang gusto niya, kung ano yung din yung bebenta at this time. So, yung mga variations to the theme ay bebenta, pero hindi pwedeng lahat yung variations. Kailangan bumalik parati siya sa formula na kung saan ito yung medyo bebenta. So, kailangan mas marami pang trabaho na gawin para maging produktibo yung representation ng women. Kailangan din siguro mas magkaroon ng political awareness na mas maraming women directors at women staff at technicians at filmmakers ang i-hire para magkaroon din ng makabuluhang pagbabago. So, hindi naman pwede ito dalhin ng male directors dahil siyempre, ang asa natin sa kanila ay yung mga male stereotyping at orientation pa rin sa women's roles. No? So, ang question ko lang, sa palagay niyo ba, even in the film industry, may glass ceiling pa rin ang kababaihan or mas progressive ba? Kasi mas liberal ang mga tao? Well, tandaan natin sila Mother Lily at Doña Sisa ang may maternal. Kahit na sila ay business-like, very business sa kanilang actuations as producer. So, ang tawag nila sa mga doting mother or grandmother sila sa kanilang mga stars at babies nila, regal babies ang tawag nila. Pero in the end, it's all about cash inflow sa mga women producers na to. So, ibig sabihin, kailangan magbago yung paradigm na hindi lang nga yung staffing ang magbago, pero yung mismo yung representations, yung pagbakla sa patriarchy na given naman na hindi siya tama sa isang makatarungan lipunan. At kahit ang mga kalalakihan naman, oppressed sa patriarchy dahil patriarchy does not allow them to be emotional. Or to be, stereotype din sila, or binaburden sila na kayo maging breadwinner kasi kayo yung lalaki, di ba? So, ibig sabihin ay kailangan ma-liberate ito, parang magkaroon ng kung anong gusto mong gawin sa buhay mo within the boundaries of law and morality and consideration, tolerance for others, ay pwede mo magawa. Kesa nga dun sa puro formulaic na ito lang, one size fits all, cookie cutter mold lang pagdating sa mga roles of men and women in society. Dagdagan ko lang yung ano ni Roland, yung patriarchy kasi na embedded systemic
Sabi nga, sa sistema ng produksyon, sa sistema ng mismong naratibo ng pelikula. Kaya, bagamat nakausog, malayo na, di ba? Pero malaki pa yung kailangang diskursuhin, di ba? Sa larangan ng representasyon ng babae at representasyon din ng kasarian, di ba, sa pelikula. So, panghuling tanong ko na to, ha? Ano sa tingin niyo yung kailangan natin gawin pa para higit na mapaunlad yung pelikula at yung larangan ng panonood na makakawala at makaalagwa na sa napaka-patriarkal, napaka-makalalaking orientasyon ng pagtingin sa pelikula at ng mismong paglikha ng pelikula? Well, ako bilang nanay, di ba? Bilang nanay, role ko na unang-una, di ba? Kasi ang mahirap kasi if kung ang pelikula ay sumasalamin sa buhay, di pa ulit-ulit yun din ang kanilang pipitapin, di ba? That cycle. So, siguro ang maiisip ko on my part, di ba? I have to, kailangan ko mag-umpisa within my home. Which means na yung anak ko, ay dapat pakitaan ko rin ng ehemplo, ng halimbawa na hindi rin stereotype, di ba? Kailangan ko rin umpisahan, well, actually, masyado nga yata akong successful kasi pati yung mga anak kong lalaki, very conscious na dapat walang special treatment, halimbawa yung anak kong babae. Or a simple thing like picture taking at sinabihan kong, yung anak kong babae, umupo ka dito. Yung mga anak kong lalaki, bakit siya? Diba? Bakit siya ang kailangan ko po? Kasi babae siya. Yung mga ganyan. So in simple things, diba? Within the home, we can start breaking that stereotype, di ba? Na hindi porkit babae, itong function mo. Hindi porkit lalaki, ikaw dapat ang gagawa. Because we need to start somewhere. Otherwise, we will never get away. We will never break away. We need to start planting seeds para pag medyo lumaki, halimbawa yung anak ko, pag siya ay nasa eskwelahan na, nagtatrabaho na, siya na rin ang mag-uumpisa dapat ng breaking the mold. Hindi siya dapat mag-iisip na kung nasa opisina siya, ito din lang ang role niya, di ba? So, what I'm trying to say is, from all quarters, from where we are, whether we're at home, whether we're in the school, parang you always have to start na yung paunti-unting pagtitik-tik, di ba? Doon mag-uumpisa na para magkaroon ng pagbabago. Para din yung mga pelikula natin will be able to also reflect the change in society. In the same way, I think, na pag yung pelikula mo will merong extra effort na ang kanilang mga peg, ang kanilang mga heroes at heroines ay hindi na yung mga stereotype pero lumalabas na yung na ang bida ay kababaihan, di ba? So, yun naman ang mapipick up. So, it still is a cycle, pero pwedeng mag-iba. So, pwedeng manggaling sa bahay at ibang outside factors. But at the same time, I think we need to use film, we need to use movies as a partial vehicle towards achieving that change. Sa pagtuturo, halimbawa, mapapansin na kapag hindi mo nirendahan yung mga estudyante, pag nagpapag-group report ka, halimbawa, ay puro babae ang nagre-report. Sila yung mas masipag, sila yung nagno-notes daw habang nagkakaroon ng discussion. So, sila ang pinagre-report. So, nirendahan mo yung mga group reports na pagkatapos sila mag-report, dapat pag sa next group formation naman, ay iba naman ang magre-report until eventually lahat ay nakakapag-report. At ganoon din sa classroom discussion, yung ang lalaki, hindi nagsasalita for most part sa graded recitation sa mga klase namin, unless nga talagang sapilitan mong tinawag. No? At sinabi pa nga, kapag daw pag lalaki daw nag-volunteer sa recitation, mas nagbi-build up yung teacher dun sa ideas ng lalaki kesa sa bibong babae na parating nagre-recite. So, kailangan ay medyo aware ka na sa ganitong klaseng dynamics, kailangan ay sa classroom exchange, lahat ng tinig ay
na papakinggan at hindi wala kang nabubura na mga tinig wala sa classroom na to. At kailangan maging conscious din sila na sa mga papel nila, sa requirements nila sa klase, ay hindi din pwede yung pumapasok lang sa loob ng stereotype, whatever comes as convenience na klase ng kalakaran din. So, kailangan nilang i-defy din. At yun din na nang inahanap mo naman kapag nakikinig ka sa reports nila or sa presentations or even sa formal papers nila or creative projects nila. Halimbawa, na may bago itong sinasabi, na ang sinasabi nito ay may a bit of a defiance sa naging kalakaran natin sa lipunan. At yun yung maglalagay ka ng premium kaysa doon sa mga so-so na ito lang din ang nangyayari at ito lang din ang isasalaminin nila sa kanilang mga pelikula. Ay, gusto kitang tanungin, ikaw naman, paano mo ito isa sa buhay, itong ganitong klaseng pagbabaklas sa barriers? Sasagutin ko na. Nagtanong nga pwede kami. Pwede rin mamaya kung gusto mo. sa akin kasi, tama rin si Gabby. Hindi lang naman pelikula yung component o cultural text. Nasa socialization din, di ba? Ibig sabihin, maraming units ng socialization, di ba? So, kunyari, personal, yung nilakihan kong komunidad, napaka-patriarchal talaga nun. Ngunit yung pamilya ko ay hindi ganon, di ba? At higit itong lumalim, nung ako ay nag-aral, sa totoo lang, nag-aral ako sa UP, nag-aral ako ng literatura, at nakita ko yung mas masisteng pagsusuri sa pinag-uugatan ng patriarkiya, heteroseksismo, at ngayon naman ay tinatranslate ko siya sa mismong larangan ng aking pagtuturo. So, ibig sabihin, parang dapat proactive yung stance lagi, hindi lang bilang guro, kundi bilang individual na may gustong baguhin sa kaayusang panlipunan. At ang isang isyo nga ay doon ay malansag itong patriarkal na orientasyon. Diba? So siguro dahil tayo ay ano na at abangan na lang ulit nyo ang susunod naming episode, gusto ko sana mahinga ng huling pananalita ang ating mga kasama dito sa programa kaugnay ng pelikula at ng kababaihan. Ako naman babalik lang dun sa unang sinabi natin, no? Bakit ba ayaw natin ng merong stereotype? Bilang isang abogado, i-relate ko na ngayon, no, sa experiences as a lawyer, itong mga biktima ng abuse, di ba, yung violence against women, ito rin siguro ay isang resulta na yung kababaihan ang feeling nila ay unang-una pwede silang maging biktima, na ang tingin nila sa kalalakihan ay okay lang na gawin sa kanila to kasi yun ang kanilang nagisnan. So, kaya ako gusto umalis dyan sa stereotype na yan kasi nga ang effects sa buhay ng kababaihan ay napakalawak at napakalawig. Is that the correct term? Mm-hmm. Yung down the road, later on when they're older, di ba? Mm-hmm. Nare-relieve nila yung buhay bilang isang stereotype as an abused woman who must take it and should not fight the system. Yun siguro ang isang gusto nating palitan, which is why we should change the stereotype of women. Na mapanganib na isipin natin yung pelikula bilang entertainment ay may take away sa maraming manonood natin na ang patriarchal values na women ay mababa ang uri, women needs to be this or that, or need not be this or that, at yung men will eventually rule this patriarchal world. Na hindi siya pwedeng mag-ituring natin na libangan dahil meron siya mapanganib na sinasabi sa atin na para sa kinahaharap natin kalakaran ng relasyon ng babae at lalaki sa lipunan. Kung sinasabi ng isang pilosopo na women hold half of the sky, ay dapat ikilalanin natin yung effort ng kababaihan sa ganitong klaseng pagpupursige na ilagay sa ayos ang ating bansa at ang ating lipunan, ang ating mga tahanan at pamayanan sa larangan na mas sensitibo sa pangangailangan ng bawat nilalang. At mahalaga ang pelikula ay i-pressure natin na magkaroon ng mas maraming representasyon sa babae at sa lalaki sa mundo dahil ito din ang magbibigay ng idea sa ating mga manonood na marami pang pwedeng tunguhin ang babae at lalaki sa mundo maliban sa isang sistemang patriarka. Napakagandang diskusyon. Maraming salamat kay Gabby at kay Roland. At ito naman po ang isang yugto at episode ng
usapang pelikula. Dahil ang usapang pelikula ay usapang buhay.